Okay class, so welcome to our instructional video kung paano nyo sasagutan ang ating mga learning task for week 5. So let us proceed to learning task number 1. Okay, madali lang tong learning task number 1. Match column A with column B and write your answer in your answer sheets. So sa column A may mga types of microorganisms tayo and then sa column B yung mga harmful effects niya. So ang gagawin nyo lang dito ay imamatch nyo kung ano yung harmful effect nung microorganism na binanggit sa bawat number. For example, si amoeba, ano yung harmful effect ni amoeba? So, binanggit ko yan doon sa discussion ko kanina. So, that is learning task number 1. Next, learning task number 2. Identify the type of asexual reproduction shown on the picture. So, write a brief explanation if their process using the picture as an example. Do this in your answer sheet. So, sa bawat picture, okay, may mga picture tayo dyan, 5 yung picture natin, maglalagay lang kayo ng brief description dito sa left side niya. So, that is learning task number 2. Okay, next, learning task number 3 to, nakalagay e-learning task 5. Complete the steps in sexual reproduction on animal and plants by arranging the words on the diagram. So, letter A, animal reproduction. So, pipili kayo dito sa loob ng box kung ano yung tamang process, okay, ng reproduction sa animal. Okay, sexual reproduction in an animal. So, for example, ano ba yung dapat magka-pair? Okay, syempre, sa animal, o meron din namang egg and sperm cell, so yun ang ilalagay nyo. Okay, and then sa letter B, sa plant naman, sexual reproduction happens in plant, pipili lang din kayo dito, okay, ilalagay nyo dito sa mga diagram natin, and that is for letter B. So that is learning task number 3. Nakalagay dito kasi ay learning task 5. Next is learning task number 4. Yan, yung learning task number 6 sa module. Do an investigation on the following. Be careful during the conduct of the experimentation. Ask help from your parent or siblings if and when necessary. So, ito ay gagawa kayo ng simple investigation and experimentation dito. Gamit ang bread and potato. So, letter A, potato muna yung gagamitin nyo. Get a potato or kamote. Okay, slice lang, hatiin nyo lang siya sa gitna. And then drop it in boiling water for 3 minutes. So, pakuluan nyo lang siya in 3 minutes time. And then, cotton bud, kuha kayo ng cotton bud. Mag-swipe kayo sa tongue. Okay, yung cotton bud, swab nyo dito sa tongue or sa cheek. And then, after nun, streak it on the surface of the potato or kamote. In-slice nyo siya, diba? Lagay nyo yung big letter X, Y, o kaya Z. Mamili ka lang kayo dyan. So, yung half niya, pinakuluan nyo na yung surface nun, lagay nyo Z, or kaya X, or Y. Okay? And then, 5, put the sliced potato or yung kamote in a clean see-through plastic bag. So, pwede siguro yung 8x11 na plastic bag or kung wala kayong plastic bag, pwede naman na container, baunan, ganyan. And keep it in a dark cabinet for 2 to 3 days. And then after that, i-observe nyo kung ano yung nangyari dun sa potito or kamote na nilagyan nyo ng letter. Okay? So, yun yung gagawin nyo dun sa letter A natin. Tapos yung observation nyo, ilagay nyo dito. So, 3 days nyo siyang i-observe. So, sa unang araw, tingnan nyo kung may pagbabago, ilagay nyo yung observation nyo dito sa second day and the third day. So, yun yung letter A. Letter B naman, dun, gamit yung bread, okay, bread mold and spore formation, prepare a piece of freshly baked bread. So, bili kayo ng tinapay sa tindahan or sa bakery. So, gamit ulit yung cotton buds. Ang gagawin nyo na ngayon ay magko-collect na kayo ng dust sa ground. So, parang ipupunas nyo siya, okay, sa ground gamit yung cotton buds. So, the number 3, irarab nyo lang yon dun sa piece of bread. Pagka-rub nyo sa floor na may dust, rub nyo dun sa bread. Okay? And then 4, put 5 to 6 drops of water on the piece of bread. So, medyo basain nyo siya. Then, place the bread in a see-through plastic bag, ganun ulit, o kaya sa container, and seal it properly using adhesive tape. So, kung sa container nyo siya ilalagay, dapat siya ay may takip. Okay? Then, number 6, keep it in a dark cabinet, leave it undisturbed for 2 to 3 days, then observe what you saw or what happened to the bread, piece of bread. So, ganun ulit. May observation table, lagay nyo dito sa day 1.
day 2 and day 3 yung na-observe nyo doon sa ating bread mold. And then, sagutan nyo na itong mga guide questions na to. Itong guide questions 1, 2, 3, and 4. And that is learning task number 4. And then, itong 5 and yung learning task 7, sasagutan nyo lang itong assessment natin. So, that is just our learning task for our week 5. Alam kong kaya nyo yung sagutan. At dahil matatapos na tayo sa module natin, alam kong mas gaganahan pa kayong tapusin niya. Good luck, class! And I know you can do it. Bye-bye!